And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nasarapan ka na. Kumita ka pa. Ito ang experience ko na hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Ang maging isang cyber sex model. Itago niyo ako sa pangalang Kim. At ito, ang aking secret file. Nakatira ako sa isang bayan sa Bulacan. Malaki ang pinagbago ko nung makilala ko ang partner kong si George. Isa siyang single dad. Nakilala ko siya sa trabaho ko sa isang sikat na kainan sa Bulacan. To make the long story short, nung umabot na sa taon ang pagsasama namin, nauwi kami sa kanila at doon nga nanirahan. Doon ko nakilala ng gusto ang pamilya niya. Doon ko rin nalaman na negosyante ang pamilya nila. Pero hindi pagkain. Hindi kung ano-anong gamit ang itinitinda nila, kundi serbisyo nila. Katawan nila through online. Yes, ang isa sa mga pinagkakakitaan ng kanilang pamilya ay ang cyber modeling. Magsushow ka sa harap ng kamera at babayaran ka sa bawat minutong nagsushow ka. Alam na alam ko sa sarili ko na hindi tama. Bawal yun. At illegal yun. Napag-alaman kong ginagawa ni George yung bagay na yun dati. Pero tinigilan na niya. Nang marinig ko ang kwento niya, napahinga ako ng malalim. Lumipas ang mga araw, dumating ang puntong walang-wala na kami. Gipit na kami. Kaya kahit mahirap sa kalooban kong pumayag sa pagbabalik ni George sa cyber modeling, pinayagan ko pa rin siya. Hinayaan ko pa rin siya. Pikit mata, muling pinasok ni George ang pagiging cyber model. Nagsimula uli siya dun. Tinulungan siya uli ng kapatid niya para makapagsimula. Noong una mahina, kasi ganun daw talaga. Magpapa-charming-charming ka muna sa mga VIP customer hanggang sa magkaroon ka na ng regular customers. Ang mga customer mo ay puro taga-ibang bansa, mga banyaga kumbaga. Dumaan pa ang mga araw, nagkatrabaho uli si George, pero hindi niya tinigil ang pagiging cyber model. Hanggang sa bumili at kumuha na siya ng sarili niyang personal computer para raw mas matutukan niya at matapos niya ang kanyang trabaho. Hanggang sa ininganyo ako ni George at ng kapatid niya na gawin rin ang bagay na yun. Mas malakas daw kasi kung couple o kung may kapartner ka sa pagsushow. Tulad ng kay George, sa una mahirap. Magpapacharm ka talaga. Hanggang sa dumating na yung time na may nakikilala na ako na VIPs. At nagiging regular customers ko na. Aminado ako. Nag-e-enjoy ako. Pero natatakot ako kasi baka mahuli ako or may makaalam. Malaki ang kinikita ko, ha? Malaki. Sa bawat customer ko, minsan, 800 to 1,200 pesos ang kinikita ko sa isa sa kanila. Bawat customer yun, ha? Isang show lang yun. Ganun na kalaki. Hanggang sa, ayun, habang nag-i-enjoy ako sa ginagawa kong trabaho, nagkakalawbaan kami ni George. Dahil din kasi sa ginagawa namin, may nakikilala siyang
kapwa model. Ayun bang parang binabaliwala na lang niya ako? Parang basura na lang ako. Yung matapos pagkakitaan, wala na, itatapon na lang. March 2020, naghiwalay na kami. Kasi, ang rason niya, wala naman daw akong naitutulong sa kanya. Wala naman daw siyang pagmamahal sa akin. Sobrang sakit marinig yun sa taong mahal mo at minahal mo ng sobra ng higit pa sa buhay mo. Pero wala eh. Mahal ko siya. Kaya ko namang magparaya. Ngayon, nagbo-boarding ako malapit sa trabaho ko. Hindi alam ng mga magulang ko kung anong sinapit ko sa pakikipagrelasyon ko kay George. Wala. Wala akong napakinabangan kahit ano sa mga naipundar namin. Pinabayaan ko na lang. Ayoko na ng magulong buhay. Ayoko rin ng pagtatalo. Total, ang sabi ni George sa akin, wala akong naipundar sa lahat ng yun. Hinayaan ko na lang. Sa isip-isip ko, makakabili rin naman ako ng mga bagay na yun. Tsaka hindi naman ako materialistic. Washing machine, gas stove, dryer, flat screen TV, karaoke. Ilan lang yan sa mga naipundar ko habang magkasama kami. Nani isang kusing, wala raw akong naiambag. Sa totoo lang, kung tatanungin niyo ako kung meron akong pinagsisisihan, meron. But I assure you, hindi yun ang napunta ako sa ganitong klaseng trabaho o na-impluensyahan ako ni George na pasukin yung ganong trabaho. O, hindi ko pinagsisisihan na ang isang bading na katulad ko ay nagtrabaho bilang cyber sex model. Kasi yun ang nagpakain sa akin. Malaki ang kinita ko dahil doon. Mas malaki pa sa kita ko sa regular na trabaho ko. Alam niyo ba kung anong pinagsisisihan ko? Ang pinagsisisihan ko talaga ay yung nagpagamit ako sa kinakasama ko. Dahil ang kinikita ko sa cyber sex modeling, sa kanya lang din napunta. Nagbulag-bulagan ako. Kahit na alam ko na yun lang din naman ang dahilan ng pakikisama niya sa akin. Masakit lang kasi nag-live-in kami for 6 years. Akala ko kaya naming i-work out. Akala ko kaya ng isang bisexual at ng isang bading ang maging panghabang buhay. Pero ako ay bigo. Ngayon, tiis lang, konti na lang, siguro makakaraos din ako o makaka-move on din ako. Itinigil ko na lahat ng may connection sa akin sa cyber sex modeling. Focus na lang muna ako sa totoo at legal na trabaho ko. Muli, ako si Kim at ito ang aking secret file. Always your number one SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.